everyone! This is Maring Gage and welcome again to my YouTube channel. So ngayong araw to guys, nandito kami ngayon sa Seattle. Naka-check-in kami dito sa Seranto Hotel, dito sa Seattle. Close sa aking hospital kung saan magaganap ang aking pre-surgical consultation. So guys, ngayong araw na ito, isa sa mga sobrang importante sa buhay ko dahil finally, matutupad na rin yung pangarap ko guys na kauna-una ang surgery na gagawin ko sa katawan ko. Yun ay ang breast implant or breast augmentation. So, hindi lang naman siguro ako nangangarap na ito guys. Kung hindi mga kapatid natin or mga best natin na gustong maging babae. So, ayan, nag-ready na kami guys. Ayan. So, ito ang aking suot ngayon. Naka-close neck ako na sweater na red. Ayan. Samantala ng aking husband, ayan. Ako ready na guys. Samantala yung hubby ko look. Nagpasa pa siya ng news. So, habang inaantay ko yung asawa ko, guys, tingnan muna natin yung place ng hotel namin. Ayan. Umorder kami, guys. Ay, pagkain umorder. Nag-check-in kami, guys, dito sa hotel, sa Seranto Hotel para sa couple. Ayan. Ang cute ng ano, guys, ng kwarto namin. Ayan. Meron pa kaming pa-bonfire. Ayan. Ang cute. Itong asawa ko, ayan, busy. So, ito yung room namin. At meron kaming cute na restroom. Ayan, show ko sa inyo. Ayan, para mas makita nyo, ayan, ipapront natin yung camera. Ayan. Ito, ayan. Meron kami, guys, sa maliit na bathtub. Ayan, oh. Cute na window, kompletong mga towels. Ayan. Guys, ang ganda nito, oh. Ang ganda ng salamin na to. Ang cute. Ayan. Pak! So guys, ayan. Maliit lang yung kwarto namin guys. Kung mapapansin nyo, maliit lang siya, ayan. So, sobrang tangkad ng asawa ko guys. Hindi siya kasa dito sa bed namin. Variation lang yung size. Pero mahal mo dito size of flower bed? This is what? King size? No, this is a queen. Queen size. Pero mukhang maliit pa rin para sa amin. So yung asawa ko, ang tangkad. So ito naman guys, yung pinakasala namin. Ayan. So meron ding isang maliit na parang office-office ang hobby ko. Ayan. At meron kaming couch. At meron din kaming another TV again dito. So guys, ayan na, we're ready to go. Pupunta na tayo sa aking appointment today. At imimitin natin ang aking doctor na si Dr. Miranda para sa aking breast implant. Medyo kinakabahan ako guys. Siyempre alam mo na English na naman ito. This could be. Ano naman tayo nito? Nosebleed naman ng lola nyo. Tanong naman, English na naman. Kakatapos ko lang guys sa aking interview para sa aking residency. Ngarag na ngarag ako guys kasi nga English. Ito na naman, panibago naman pagsubok sa buhay. Asawa ko, nakaya pa ako ready. Excited na ako. Come on, mahal. Ayan. Kami, rampa na tayo. Ang cute na ano guys, oh. Ng daan. Ang ganda carpeted. Guys, yung hotel nga pala na pinag-check-in na namin, parang may pagka-lumang style. May pagka 80s or 90s inspired yung hotel. Maganda siya, maski na medyo lumang style. Saka malinis. Ayun ang pinakipunan sa lahat. Hello. Ay, Pilipina! Hi! Hey guys, mayroon ako natagpuan na Pilipina dito sa Seranto Hotel. Hello. Pa-out ka na po sa work mo? Hindi, antayin ko na lang yung oras ko. Ah, talaga. Saan po kayo dito sa Seattle? Doon kami sa Ken. Okay po. Saan kayo sa lobby? Yeah, lobby for us. Yeah, sa lobby po. Saan kami sa aking appointment? Po 4 days po kami hanggang Monday. Right, Monday. Bali, check out kami Tuesday morning. Bakit hindi nag-ano? Sa basement tayo. Hello po! Ayan guys, another kababayan! Hi! Dami ko palang Pilipin. Mahal, nasa natin Pilipin. Hello? Everywhere. Hi! Hi girls! Nag-vlog po ako! Welcome to Seranto! Thank you po! Thank you! Babae sa mga Pinay guys. Unexpected. Meron kaming mga nakitang Pinay dito na nag-work as housekeepers. Ayan. Ready? Yeah. Super ready. Super ready. Super ready. Super cool. Super ready na kinakabahan ako dito na. Kalakad lang kami kasi guys, malapit lang yung aming doctor's appointment dito sa hotel. Ito guys yung hotel. The Hotel Sorrento. Ayan. Saan siya nabaligtad? Walking-walking lang tayo guys. Walking distance lang. Ready to walk now? Huh? Yes. Come on. Ayan guys, walking distance lang kami.
yung mga tao sa paligid namin. Ang iniisip ko guys, after yung surgery, syempre maglalakad ako, yun ang iniisip ko. Hindi ko alam kung kaya ko maglakad after surgery. Pero malapit lang naman guys, ayun, ito na kami, oh, halos ilang apart lang naman. Ito na kami guys sa Seattle Surgery Center. Ito na, tawid lang tayo ng flight. Gusto ko talamig sa inyo mapansin nyo, oh, ayun lang, yung red radio. Hindi kagad guys, diba? Sobrang lapit lang, hindi na kagad kami sa building. So, what floor, mahal? Sobrang lamig. Sobrang lamig guys kasi nag-i-snow sa ibang part ng Seattle. Actually, nung pumunta kami, nung bumiyahe kami start ng morning guys, super snow talaga siya. Pero pagdating namin mismo sa place namin, umuulan na siya. So, ganun, sobrang lamig pa din talaga. Kami sa basement guys. I think basement letter A. Thank you. Dito tayo guys. Dito tayo sa Swedish. Ayan. Hindi ko na alam mo sure. Hindi pa ako sure guys kung pwede itong kung allowed ba yung cellphone natin sa loob. Ayan. Ito guys, ang Swedish plastic and aesthetics. So papasok tayo sa loob. Kaya papatayin ko muna yung phone kasi hindi ako sure kung allowed yung phone. Magkapaalam tayo sa doktor natin kung i-allow nila na mag-video tayo o mag-record tayo sa loob. Ayan. Meron pa akong pakis. Okay. Hello. Of course, I'm just gonna actually let him take the secret back door. Oh, we're gonna let you have the secret back door. I know. Oh, we're gonna take. That sounds weird. It's taking the back door. Bye. Bye. Thank you. Yes. Thank you. Guys. So guys, ito mga friendship, pauwi na kami. Katatapos lang ng aking pre-surgical consultation. Nakausap ko na lahat-lahat. Yung doctor, yung nurse, pati yung assistant na nag-schedule para sa akin surgery sa dating na Monday. Tuloy na talaga guys. 100% tuloy na, wala na talaga makakapigil. So guys, sama niyo yung prayers nyo, sama niyo yung prayers ko sa aking faster recovery. So ito yung hotel namin guys, lapit lang . Ang lapit lang ng hotel namin sa building ng doctor ko na si Dr. Miranda. So ngayon guys, we're heading now to go to the pharmacy to get my pain medicine para sa Monday. Kasi kailangan ko guys ng madaming pain medicine para sa aking fastest recovery nga. Saka iwas din sa swollen, which is normal pag bagong surgery ka. Malaki kami sa street guys, ayan. Piling ko guys na sa Pinas ako kasi medyo matrapik sa Seattle kasi guys city to . Kaya medyo matrapik siya, city, busy yung mga tao. At umaambon siya guys, sobrang lamig. Sobrang lamig po. Yung asawa ko nagmamadali. Hello mga bes, ayan finally natapos na namin lahat ng appointment ngayong araw na to. Kung napapansin nyo guys, ayan nasa hotel na tayo, ayan. Biyernes na ng gabi at natapos na yung aming appointment kay Dr. Miranda ng 5 o'clock. So tapos na, gaya na sabi ko kanina, after kong nakausap si Dr. Miranda,
nakausap ko ang isa sa mga nurse niya, and then pinaka last guys, nakausap ko yung isa sa mga secretary niya na nag-appoint or nag-schedule ng aking surgery sa darating na Monday. So after ng appointment namin guys, walking distance lang, pumunta kami sa pharmacy, malapit lang din sa dito sa hotel namin, kung saan kinuha namin lahat ng mga or binili namin lahat ng mga ibinigay na reseta ni doktora para sa akin na lalapit na breast implant. So gaya ng antibiotic, yung mga iba't ibang klaseng pain medicine. So ito na nga guys, tuloy na ang aking surgery. Excited na ako, nakinakabahan, so halo-halong emosyon. Pero gaya ng sinabi ni Doc, kailangan relax lang, iwasan yung nervous, which is normal lang naman yon, kasi makaka-apektos kasi sa ating BP kung ninervous yun tayo, kasi may tendency na hindi tuloy yung surgery ko kung ang BP ko ay mataas dahil ninervous ako. Actually, I'm more excited than nervous, but syempre dahil first time kong may experience ng surgery, talagang hindi talaga maiiwasan yung kabado. Pero I'm more excited, gaya nga ng sinabi ko. So ngayon guys, Biyernes ng gabi, magkapahinga na kami ng hubby ko. Ayan, kung narinig nyo, ang lakas ng hilik niya. So papakita ko sa asawa ko, ayan. Ayan. Napagod yung hubby ko guys, kasi siya yung nag-drive sa amin mula sa Suwinachi, kung saan kami nakatira hanggang dito sa Seattle. 3.5 hours kasi guys, yung travel papunta rito. Depende yung sa traffic and depende rin yung sa weather. So nakalimutan ko, hindi ko na i-record yung video na medyo hindi magandang weather ngayon guys, kasi nag-i-snow siya. Late na nag-i-snow dito ngayon guys. So medyo mahirap bumiyahe pag nag-i-snow. Alam niyo na, medyo delikado, kaya konting ingat. Kaya medyo, yung 3.5 medyo mas nahabaan pa siya kasi mas mabagal yung travel namin. So anyway, ngayon kasi excited ako na share sa inyo ang aking first ever surgery sa aking katawan. At ang hinihiling ko lang guys ay yung support niyo at yung prayers niyo para sa aking mabilis na healing process ng aking top surgery. So ngayon guys, natutulog na ako. Kita-kisa lang tayo sa Monday. Hello mga besh, good morning. Today is Monday and today is my big day. Monday, so ngayon na yung ibinakihintay nating aking top surgery. So kinakabahan ako guys. Actually, nagising ako ng madaling araw dahil sa medyo kinakabahan. So ayun, nagising ako ng araw guys, 4 o'clock, pero tinaray ko at makatulog at sa awan ng Diyos, nakatulog ulit ako. At ngayon ay 7:30 na umaga, mag-ready na ako guys at maliligo na ako at mag-prepare. Kasi 9 o'clock, kailangan nandun na tayo sa... Hello mga besh, eto po at naka-prepare na po ako, tapos na akong maligo at pinagbawalan din ako ng doktor ko na magpahid ng kahit anong mga gamit na may halong chemical, gaya ng pulbos, lipstick, deodorant, basta kahit anong klaseng bagay na may halong chemical, pinagbawalan sa akin ng doktor ko bago yung operation ko today. So ayan, plain na plain ang lola mo, walang pulbos, walang makeup, walang deodorant, lahat, wala rin pabango. So ito ready na ako guys, at ito rin yung in-advise sa akin doktor ko na outfit, kailangan naka-jacket ako na de-zipper. Kasi nga, ma-operahan ako sa breast, so kailangan medyo maluwag yung susuotin natin sa ka-safe. Ayan, ito pa yung outfit ko. Naka-jacket ako, at nakapantulog ako, guys. Napajama na malambot, at naka-shoes. Ayan. Kasi, malamig sa labas, so kailangan ko tagang mag-shoes. Sobrang lamig sa labas, guys. Yung outfit ko. Hindi ko nakikita yung outfit ko. Ayan. So, guys, ready to go na kami ng asawa ko. Ayan, nag-shoes na siya, at maglalakad na kami papunta dun sa hospital para sa akin check-in, kasi 9 o'clock is 8:15 na, so kailangan namin munta doon, tapos 11 o'clock ayun yung start ng aking surgery. So guys, I need your prayers para sa aking fast recovery, saka para sa aking successful na surgery. So go na tayo guys. So ayan guys, oh my god, there's snow, Mahal, it's snowing, oh my god. Oh guys, I guess no. So, timing lang pala guys na kailangan namin mag-car kasi nag-i-snow sa labas. Ay, asawa ko. Kinukuha niya na din sa may receptionist yung car key namin. Malo. Ano? So, it misses Christmas. Christmas all over again. Yeah guys, ang ganda ng hotel namin. Ano siya, lumang style ng hotel. Parang 80s or 90s na inspired yung hotel namin. Ay, nakita niyo, may pa-chandelier pa. Piling ko tuloy nasa Disney ako. Look, pa-chandelier. Saka yung place,
lumang-luma. Pero ang ganda, vintage yung style. Ayan. So ayan na bang inaantay natin yung car natin. So parang tingin muna tayo sa area ng hotel. Ayan guys, pakita ko sa inyo yung hotel. Ayan na guys, dito na tayo sa hospital. Grabe, ang laki. Ayan guys, Swedish. Bongga. No, I will wait you. Ayan, punta tayo ngayon guys sa parking lot, sa basement. Hello everyone. Finally, my breast is done. I feel drunk, guys. Ito pala yung feeling na surgery ka. Feeling ko uminom ako ng isang case ng Red Horse. I feel drunk. I feel drunk and hungry. Oh my God. Finally, guys, natapos na rin yung surgery ko after how much hours? 2 hours. Kaya ako nakalala guys, ang alam ko lang, nagpunta ako sa emergency room, humiga ako, at ngayon gising na ako. Ganon kabilis guys, wala akong natandaan. Pero ang pakaramdam ko ngayon guys, feeling ko may nakadagan sa akin na dalawang baby. Ang bigat ng pakiramdam ko, pero okay naman ako. Yung pain, normal lang, kasi syempre bagong opera ka, kahit naka-anesthesia ka, nandun pa rin yung sakit. So, sa mga nag-prayer sa akin, thank you. So, this is my husband. So, Brittany is taking... Hello guys, finally, naka-uwi na rin tayo galing sa operation at sobrang happy ko guys kasi napaka-successful ng aking operation. So, papakita ko sa inyo guys, meron pa ako patandaan na naswero ako at saka itong ID bracelet. At ito, papakita ko guys, yung mga mark pa ako. Ayan. At suot ko yung sport bra na galing mismo sa hospital. Ayan. At yung tahi ko guys, or yung incision ko guys, sa ilalim ng breast. Under the muscle kasi guys, yung aking pinili na incision para mas madali siyang itago kung sakaling magkaroon ng scars. So ngayon guys, medyo hilong-hilo pa ako gawa nga ng anesthesia. Ganun pala yung feeling guys kapag ioperahan ka, lalo na pag general anesthesia. Pag gising mo, para kang bangag, as in drogi. Kasi pagising ko, nung kinusok ko ng asawa ko, hindi ko pa siya totally ma-recognize kasi nga, naka-anesthesia ako. Saka pa nagsalita ako, ang bagal-bagal, hirap na hirap ako, ganun pala talaga ang effect ng general anesthesia. Tapos, bago nila ako pinalabas ng hospital ngayon, guys, ay pinaglakad muna nila ako ng saglit para daw magising yung diwa ko. Kasi nga talagang bang-bag pa ako, gusto lang nila malaman na talagang okay ako at safe ako. So kaya nila ako pinaglakad. Saka kailangan ko na rin talagang lumabas sa hospital kasi maraya pa kasi kami yung gagawin dito sa hotel. So ito na nga guys, sobrang saya ko, tapos na rin sa wakas yung breast implant ko na kinakatakutan ko. Actually bago ako operahan, talagang guys takot at tininervous ako. Pero ang lagi ko lang iniisip guys, kung kaya ng ibang mga friendship natin ng mga Bex, I'm sure kaya ko din. At saka alam ko naman na nasa good hands ako ng hospital ng Swedish. Lahat sila guys, sobrang mabait. At sobrang na natuwa ko guys kasi mimang ang dami kong nurse na meet na Pilipina mismo sa Swedish dito sa Seattle. Nakakatuwa kasi ang daming Pinoy dito. At meron din isang Pinay na humawak sa akin mismo sa operating room nung pumasok ako, may isang bumati sa akin. So sobrang saya ko kasi talagang safe ako, may Pilipina rin akong nakita. At kung natanong nyo guys kung gaano kalaki yung pinalagay ko na breast, ang doctor ko guys na si Dr. Miranda, niligay niya sa akin ay 405cc. So hindi ko alam kung anong size ng 405cc sa bra. So wala pa akong idea. Dahil nga mga friendship, wala pa akong alam sa mga bra-bra. At hindi naman talaga ako nag-bra dati pa. Wala akong alam kung anong exactong size para sa 405cc. Hindi ko alam kung cup B, C, or D ba siya. Wala akong idea. So ngayon, inaantay ko na lang na mag-heal yung breast ko. Sa ngayon kasi nasa
nag-take na ako ngayon ng telemedicine kasi talaga sobrang sakit. As in, sobrang sakit. Naramdaman ko yung sakit nung nawala na yung effect ng anesthesia. So, sobrang sakit yung nararamdaman ko na yung kirot. Ang bigat-bigat ang piling. Piling ko may dalawang baby ako na buhat-buhat sa kabilang dibdib ko. Ganun ang pakiramdam, guys. Saka, hirap akong tumayo galing sa higaan. So, kailangan ko talaga ng tulong ng husband ko. Sobrang lucky ko, guys, kasi nagkaroon ako ng husband na napaka-supportive na nandyan talaga para sa akin, lalo-lalo sa pangarap ko na to. Isa siya sa mga nagpilit sa akin na magpakabit ang bus kasi nga naman daw, naman daw talaga pangarap ko. So, sobrang saya ko, guys. At natupad na rin yung pangarap ko alam mo na, magka-bet. I'm sure hindi lang naman siguro ako nangarap magka-bet. Siguro marami dyan lang yung mga kaibigan natin, mga beshi. So, ayan, guys. I-update ko na lang kayo, guys. Next time sa aking vlog kung ano na ang nangyari sa aking breast implant. So ngayon, guys, ang kailangan ko lang gawin ay mag-bed rest, as in magpahinga, sundin lahat ng mga reseta ng doktor, lahat ng payo niya, at saka yun, kailangan din nating mag-ingat syempre kasi ngayon may operasyon tayo, hindi tayo pwedeng masagi, hindi tayo pwedeng, you know, madaganan yung dibdib natin. So ngayon, konting ingat, at the same time mag-take ng mga medicine na pinapayo ni doktor. So, guys, thank you sa inyong lahat. Sa mga manonood ng video ko ngayon pala, papasalamat na ako. At sana supportahan niyo ang aking channel. So, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa akin, please click subscribe at click the red bell button para lagi po kayong updated sa aking bagong video. Sa ngayon, guys, ngayon lang ako ulit nakagawa ng video. Gawa nga na sobrang busy namin ng asawa ko. Dahil dito sa mga appointment na to, sa breast implant ko. At saka, last month din, guys, sobrang busy ko rin kasi nag-asikaso ako ng aking papers para sa aking green card or residency dito sa USA. So, ayun, sobrang busy ang lola nyo. At hindi na ako gano'ng kagawa ng video. So, ngayon, sobrang saya ko nakagawa ko ng video na pwede kong ipakita sa inyo. So, thank you, guys. At kita-kiss tayo ulit sa aking bagong video. So, bye! Thank you! Thank you for watching!